Dito naman sa Barangay Kabagan, ang tahanan ng Nipa Wine. Sarap! Sunod naman nating puntahan ang barangay na kung saan dito mo makikita ang sandamakmak na nipa at sandamakmak na bote ng alak. Ang Barangay Kabagan. Puntahan natin ang isa sa mga gumagawa dito. Tara, samahan niyo ulit ako. Under fermentation kasi yan. Ito yung unang piga under fermentation. Matamis pa siya. Lumalaban. Ito mga sabihin natin mga 2 weeks ganyan. Ah, 2 weeks. So yung mga susunod na katas na doon na tayo sa mismong lutuan. Tapos merong kawayan doon na pinangsasalo doon sa katas. Once a day lang kinukuha yung ano kasi napupuno yun. Hina-harvest siya ng hapon. Minsan yung iba naman, madaling araw. Ganyan. Pag hina-harvest kasi yung bunga, kailangan mo muna linisin yung mga bunga. Babalatan mo siya. Ito, tinatanggal yung balat nito. Tinatanggal lang yan. So magiging malinis siya. Once a week. Tapos sana sisipain ito. Dito nilalagay yung nipasap. Tapos ito, kahoy na walang dapat singawan to. Meron mang, pero maliit lang. Sikaman dito yun eh. Pagka puno na yan ng sap, tatakpan ito. Ito, pupunin to ng tubig. Para mag-ano siya, yung mag-evap yun. Hindi tataas masyado yung init na nilalabanan ng lamig. Pagka kumulo na siya, tutulo dito yung nipa wine. Pagka unang kuha mo pa lang kasi ng katas, ng sap, mahina pa lang yun dahil medyo matamis pa. Pero pagka medyo nasa kaligit na, yung kalakasan ng volume ng alak, makukuha ng wine. Yan yung finished product natin. Buo yan! Edi wow. Parang JD. Okay na ba? Mga kakabsat, pasensya na. Hindi ko talaga kaya. At sa mga gustong mag-try at matikman ang lasa nito, dito na kayo sa Kabagan, dumiretso.